Most of the starting unit ng Creamline, hindi pinaglaro o limited lang ang playing time sa Laban versus Choco Mucho. Strategy ba o may mas malalim na dahilan si Coach Sherwin? Isiniwalat na sa unang pagkakataon. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Kamakailan lang ay muling pinatunayan ng Creamline kung bakit sila pa rin ang number 1 pro volleyball club team sa Pilipinas nang pataubin nila ang sister team na Choco Mucho. Ibinandera ng CMFT ang matatangkad na lineup plus meron pa silang CC Rondina na halimaw talaga pagdating sa offense. Samantala, halos timbi nga lang daw ang ibinandera ng Cool Smashers dahil hindi pinaglaro ang ilan sa usual starters nito. Gayunpaman, nanalo pa rin ang CCS in 4 sets, 25-18, 25-16, 24-26, at 25-21. Pero kahit pa naging sweet victory ito para sa Girls in Pink, ay marami pa rin ang nagtataka kung bakit hindi pinaglaro ang ilang mga key players ng team. Bago mag-umpisa ang game ay hindi na nakasuot ng jersey sina Seth Domingo, Kyla Atienza at new recruit Bea Bonafé. Marami tuloy ang nag-alala kung ano ang nangyari sa kanila at kung makaka-apekto ito sa title run ng Creamline. To set the record straight, sinabi ni Coach Sherwin Meneses na hindi naglaro si Kyla Atienza dahil kasalukuyan pa rin itong nagpapagaling sa injury. Hindi man malinaw kung anong klaseng injury ang kinakaharap ngayon ng nasabing libero, pero bali-balita na mawawala siya sa ilang games ng Cool Smashers. Inaasahan na si Ella De Jesus muna ang magiging only libero ng team sa mga darating na araw. Sa kaso naman ni Sed, sinabi ni Coach na kakagaling pa lang ng middle blocker sa dentista para magpabunot ng ngipin. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi pa siya cleared maglaro sa ngayon. Wala daw dapat ipag-alala dahil wala namang serious injury ang nasabing player. Wala din sinabi kung kailan ulit babalik si Sed, pero siguradong marami nang nakamiss sa kanyang laro. Nagre-recover sila sa injury nila, especially Kyla kasi yung last conference medyo may sad naman, galing siya sa burot ng event. Pero let's see, hindi namin masabi, yun pa lang yung nasa lineup pero limited minutes ang ibinigay kay team captain Eliza Valdez at multi-awarded spiker Tots Carlos. Bagamat sinabi ni Phenom na nakarecover na siya sa kanyang scary injury, hindi pa rin siya ibinabad ni coach dahil sa stacked lineup ng Creamline. Sobrang lalim nga ng bench ng koponan, kaya kahit ang team captain ay limited din ng playing time. Maganda ang ipinakita ni Najema Galanza, Michelle Gumabaw at Bernadette Pons, kaya hindi na rin gaano ipinasok si Tots. Wala naman daw iniindang injury si Kaloy at sadyang may mas magandang performance lang na nakita si Coach Sherwin mula sa ibang players. Pag-amin ni Eliza, ito daw ang kagandahan sa kanilang team ngayon dahil unexpected talaga kung sino ang ipapasok sa court. Lahat naman daw kasi ay masipag sa training at nakakapag-contribute during the game, kaya mahirap daw ang desisyon na ginagawa ni Coach Sherwin. It's a good problem nga daw para sa koponan, at sana ay makatulong ito para maiuwi nila ang inaasam-asam na kampyonato. Susunod na makakaharap ng Creamline ang Signal HD Spikers sa Sabado, October 21, alas 7 ng gabi. And that's it mga ka-Valley News! Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.